Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Tom Seller Vlog. Ito po tayo ngayon na cruising sa Caribbean Sea. Ayan guys, kitang-kita naman natin, napakaganda ng panahon, maaraw at hindi maalon ang dagat. Ayan. Kitang-kita naman natin na talagang napaka-aliwalas ng paligid. And guys, 'di ba? Ang sarap mag-sail pag ganito. Hindi nakakahilo at smooth as smooth ang takbo ng aming barko. At dito ngayon guys sa video kong ito ay makikita naman natin kung paano kami nag-mooring operation. At ang lugar na aming pupuntahan ngayon ay Puerto Limon, Costa Rica. Yahoo! Ayan guys, sa mga nanonood dito sa aking mga video at sa mga bago pa lang po sa aking channel, ayan na, baka ito na po yung mga hinahanap nyo ng mga video na kung saan na mga nagtatrabaho sa barko at o sa isang cruise ship. Ito pong aking mga content ay about life on board the cruise ship. Ayan, sa mga nagbabalak po na mag-apply o magtrabaho sa mga barko o sa isang passenger ship, cruise ship, ay dito po ay magkaroon kayo ng mga idea sa mga trabaho naming mga sa deck department sa isang cruise ship. So ayan guys, nandito na kami sa forward mooring. Standby na kami, 6:30 a.m. ng umaga. Ayan, ang standby sa mga hindi nakaka-relate sa mga trabaho sa barko, yung pag naka-standby, nag-re-ready na kami ng mga tali ng mga kakailanganin namin pag atraka o pagdikit sa pier. So ipiprepare na namin lahat yan. Pag naka-ready na yan, ayan na. Medyo wait lang kami ng mga tawag ng bridge kung anong mga susunod na gagawin. At syempre ito, nag-iintay kami ng pilot. Iniintay namin itong pilot na dumating kasi required yan sa mga barko at papaalis at padating, kailangan ng pilot. Ayan, para malaman nating pilot, kailangan meron siyang ganitong plug. At sa araw, ayan, sa daytime, yan ang plug na nakalagay. At sa gabi naman, ayan, ilaw. So guys, ayan na, pilot boat approaching. So maghihintay na lang kami kung anong alongside. Ayan mga guys, mga deck rating, ayan, in charge sa mooring operation. Pahinga to. Gumuto ko na yung lugar nito. Ayan guys, dito sa side na to, merong mga naka-standby na tugboat. Just in case na merong engine failure tayo, meron dito na naka-standby na tugboat para mag-help. Ayan guys, confirm na sa bridge, tumawag na na port side alongside, kaya na-ready na namin ang mga mooring line dito sa port side para ready na siya mamaya na ilabas. At ayan guys, meron ng nauna sa aming cruise line, isang barko ng Holland America. Eurodown. Ay, mga ano na, design. Yung mga tamito, makipis, ay makipis yung rat guard.
And guys, nagsasending na kami ng tali dito sa pier. Umuuna namin itong spring line first. So ayun guys, natapos na ang mooring operation. Andito ako ngayon sa mooring up station. Ito ang tali nila, ang setup ng kanilang tali. Ayan guys, dito ako ngayon sa likod ng barko. Ayan, tingnan natin kung ano meron dito sa likod ng pier. Ayan, ayos naman. Ayan guys, kung mapapansin nyo kung ano yung nakasabit sa kanilang tali. Ayan, yung nakalagay na yan. Yan ang tinatawag na rat guard. Yan ang rat guard para mapigilan ang pag-akyat o makapasok para hindi makapasok ang mga daga. Ayan. Hindi sila makakyat sa barko. Kaya tinawag na rat guard. Ayan ang pier nila. Ang ganda, linis. May mga kulay-kulay pa. Kulay-kulay ang pintura. Ang laking cruise ship nitong katabi namin ng Holland America Cruise Line. Ayan guys, dito naman sa loob ng aking room. Ayan, sa aking window, by the window, ayan, makikita natin ang ganda ng puerto. Ayan, kitang-kita natin ang ganda ng tanawin sa labas. Ayan guys, dahil sa nakadikit na ang barko, ready na kaming mag-trabaho. Mag-trabaho sa labas, kaya piniprepare na namin mga gamit. Ayan, kaya aksyon na! And guys, alas 5 na ng hapon, pahinga na kami at sail away na itong katabi namin cruise ship. At kami din ay aalis na ng 6 p.m. Kaya magre-ready na rin kami. At ang next port namin ay Cozumel, Mexico.